ay sa wakas, natapos din ang pakay ko rito sa Sikihor. Nailigtas ko ang aking kaibigan. Ngayon, masaya na silang nagsasama sa mundo ng kanyang napangasawa. Uuwi ako sa amin at babaunin ko ang aking karanasan dito. Sige, aalis na ako. At kung sino mang nakatingin dyan, hanggang tingin na lang kayo. Uwi ka ni Kanole. At nung papalabas na siya ng bakuran, may nakaharang. Isang lalaking hindi makita ang muka dahil sa madilim nung mga oras na yon. Anong kailangan mo, kaibigan? Balita ko, dito daw nakatira yung nanakit sa aking kasamahan. Ano? Sinong kasamahan? Nakalimutan mo na ba yung gabunan na pinatamaan mo ng iyong kakayanan? Ah! Teka, buhay pa ba yun? Kamusta na ba siya? Siya nga pala pakisabi ah, na humihingi ako ng dispensa. Tapos napakay ko rito sa lugar nyo at aalis na ako. Kung makakaalis ka! At bakit naman hindi? Anong bakit? Huwag mong kakalimutan na sinaktan mo ang aking kasamahan. Eh, oo. Hindi ko naman kasalanan yun. Bakit kasi nakikisaw-saw sila sa laban ng may laban? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Dayo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kasalanan sa amin ni Lando. Ikaw ang nakiilam. Ikaw ang pumasok sa eksena. Ngayon, ilabas mo si Lando. Si Lando baka mo? Eh di sundan mo doon sa lugar ng mga diwata. Ewan ko lang ah, kung alam mo yung lugar ng mga diwata. Paraanin mo ko, tapos na ang problema ko sa lugar na to. Humihingi ako ng kapatawaran kung nasaktan ko ang inyong lahi. Sa palagay mo, patatawarin ka namin ng ganun kadali? Kahit umuwi ka pa sa probinsya mo, susundan ka namin. Hoy, gabunan, hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Bakit? Hindi mo ba nararamdaman kung gaano kalakas ang kaharap mo? Nararamdaman ko. Pero wala akong pakialam. Ah, ngayon naiintindihan ko na. Handa ka na palang mamatay, ganun ba? Huwag mo kong pinipikon. Ilabas mo si Lando. Eh, makulit ka naman pala eh. Sinabi ko sa iyong wala na siya rito. Sige nga, halughugin mo nga yung bahay niya kung makita mo. At pag nakita mo, gawin mo ang gusto mo. Sige, pasok mga kasama. Meron pa pala itong mga kasama. Nagkukubli lang sa dilim. Madali nilang pinasok yung bahay ni Kalando. Pero wala ito roon. Wala siya rito. Tinakasan na tayo. Uwi ka nung isa. Wala na rito si Lando. Tinakasan na tayo, pinuno. Ngayon, pwede nating pagbuntunan ng galit ang Dayo na ito. Dahil ayon sa kwento ng ating kasamahan, siya talaga ang nakatama sa kanyang balikat at hindi si Lando. Teka, teka, teka. Sandali lang mga kaibigang gabunan. Sandali. Nagbabago naman na kayo ng itsure. Hindi man lang ba kayo natatakot? Alam nyo na kung anong kaya kong gawin. Hindi ba po pwedeng pag-usapan na lang natin to ng maayos? Na kung meron man akong kasalanan sa inyong lahi, eh gusto ko itong pagbayaran sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan. Baka pwedeng magkaibigan na lang tayo. Sige na. Hindi pwede. Hindi. Hindi mo kilala ang lahing gabunan. Kami, yung kahit lumipas na ang napakahabang panahon, hindi nakakalimot sa mga nakaraan. Ganyan kami. Kayo, eh ako, pag-uwi ko ng probinsya ko, nakalimutan ko na yan eh. Hindi nagustuhan ng mga gabunan yung pang-iinsulto ni Kanole.
nang dahil dito lahat sila ay tuluyan nang nagbago ng anyo. Aba, mukhang pipilitin niyo pa ako. O sige, eto tal. Parang palagay ko bitin pa yung pakikipaglaban ko rito eh. Lalabanan ko kayo. Pero meron akong kondisyon. Anong klaseng kondisyon? Wala kaming pakialam sa gusto mo. Ganon na. Lahat ng mga yon ay sumugod kay Kanole. Madali niyang hinugot ang kanyang espada. Lahat ng lalapit ay hinahalipaw niya. Dagdag pa rito, yung kanyang usal sa kanyang isipan na kapag tinamaan ang isa sa mga gabunan, natitiyak na mamamatay ang mga ito. Sige, lapit! Lapit! Pagtulong-tulungan niyo ako. Baka hindi niyo nalalaman, hindi lang ako nag-iisa. Nang sabihin yon ni Kanole, napatigil ang mga yon sa paggalaw at linga ng linga. Hinahanap kung sino ba yung sinasabi ni Kanole na kanyang kasama. Wala kang kasama. Pinagluloko tayo mga kasama. Kaya nga, niloloko mo kami. Nasaan yung sinasabi mong kasama? Wala na rito si Lando. Hindi si Lando o kung sino mang tao ang tinutukoy ko. Sadyang mahihina nga kayong mga aswang. Kahit na pagsama-samahin nyo pa yung puwersa nyo, hindi kayo uubra sa akin. Tamang nakakatakot yung mga pangit nyong mukha at katawan, hindi naman ako nasisindak. Sige, baka pwedeng isa-isa lang. Dahil kapag nagsabay-sabay kayo, titiyakin ko sa inyo na ang aking mga gabay ay magsasabay-sabay din upang gapiin kayo. Nararamdaman ko ang iyong mga gabay. Hindi ko lang sila makita. Pero sige, papayag ako sa iyong gusto. Ako lang ang lalaban. Walang makikialam. Yan! Yan ang tunay na pinuno. Ha! May malasakit sa kanyang mga tao. Ay, hindi pala mga tao. Mga aswang pala kayo. Tao pa rin kami. Ginagawa lang namin to kapag merong nasasaktan na isa sa aming kalahe. Eh di tao na kung tao. Ano na? Halika at subukan natin yung lakas mo. Ang sabi nun, pagbibigyan daw niya si Kanole. Tatayo lang daw ito at gawin na niya ang lahat ng gusto niya. Partida raw ito kay Kanole. Ganon ah, partida. Alam mo ako yung taong hindi mahilig kumuha ng partida sa kalaban. Pero pinagbibigyan mo ako eh. Eh ano pa ba? O di, heto na ako! Sumugod si Kanole sa Haring Gabunan habang hawak ang kanyang espada. Dumipa pa ang kalaban niya tapos una niyang pinutol yung kanyang kaliwang braso. Sumunod yung isa at sumunod yung dalawang paa at ang pinakahuli yung kanyang ulo. At binuhat niya yung ulo nun, itinaas at pinapakita sa mga kasamahan niyang gabunan. Ang inaasahan ni Kanole, matatakot na yung mga natitira. Pero hindi ganon ang nangyari, dahil biglang, "Ibaba mo ko!" Wika ng ulo dahil ito ay nagsalita. Nagulat si Kanole kaya niya ito nabitawan. Anong nangyari? Imposible! Anong imposible? Baka nakakalimutan mo. Haring Gabunan ang nasa harapan mo. Hindi to pwede. Wala ka na dapat hininga ngayon eh. Nakahiwalay na yung ulo mo sa katawan. Paano nangyari ang mga ganun? Anong klaseng gabunan ka ba? Mukhang may lahi kang... Tama! Tama ka ng sinabi doon, Dayo. Panoorin mo na lang ang gagawin ko. Yung kanyang mga putol-putol na katawan ay unti-unting nabubuo at ang pinakahuling dumikit
yung kanyang ulo sa katawan. Heto na ako, Dayo. Heto na ako. Anong gagawin mo ngayon? Sa palagay mo, kaya mo ko? Hindi mo ko kaya. Kahit na ilang beses mo kong pirapirasuhin, babalik at babalik pa rin ako. Hindi mo alam kung saan ako merong kasunduan. Ano? Kasunduan? Bakit parang hindi ka man lang nasisindak? Ano? Gusto mo isa pa? Isang partida pa? Hindi. Partida. Huwag na. Lumaban ka na sa akin. Tignan mo. Natalasikan lang naman ako ng mabaho mong dugo. Nang dahil sa naipakita ni Kanole na kanyang kakayanan, yung isa sa mga gabunan ay nakiilam. Mukhang minamaliit na ng mga ito si Kanole. Haring gabunan, nakikiusap ako. Ibalato man na sa akin ang Dayo. Sige, ibabalato ko sa'yo. Tiyakin mo lang na maihihiwalay mo ang kanyang ulo sa katawan. Kayang-kaya ko po yan. Humanda ka sa akin, Dayo. Papatayin kita rito sa Sikihor. Ganun? Edi, subukan mo. Unti-unting lumalapit sa kanya yung isang gabunan. At mas lalong nagbabago ang kanyang itsura. Tapos, yung likuran nito ay tinutubuan ng apat na sungay. Umaangil ito ng umaangil nang dahil na rin siguro sa sakit na kanyang nararamdaman dahil sa paglabas ng mga sungay sa kanyang likuran. Mananagot ka sa akin, Dayo. Uwi ka nun. Ganun ah. Sige. Pakinamero ka. Noong tapos na ang pagbabago ng anyo ng gabunan, madali siyang sinalakay nito gamit ang kanyang mga nagtatalasang mga kuko, ang hindi inaasahan ni Kanole. Yung kamay ng gabunan ay humaba, kasabay nito yung paghaba ng kanyang dila, at nang mapalupotan si Kanole, unti-unti siyang hinahatak nito papalapit sa kanya. Gamit lang ang kanyang dila at ang isang kamay. At yung isang kamay naman ng gabunan ay nakaambana yung mga nagtutulisan nitong mga kuko. Sabi ko na nga ba, hindi tatagal ang laban na ito. Uwi ka nung gabunan. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko, sabi! Nahihirapan ako! Hindi. Hindi kita maaaring bitawan. Kakainin kita, Dayo! Kakainin kita! Tulungan niyo ko! Mga gabay ko! Sa punto na yon, habang nakikita ng ibang mga gabunan ang sitwasyon ni Kanole, tuwang-tuwa na ang mga ito at nag-uusap pa sila. Sinasabi ng iba, akin yung baraso. Yung isa naman, sa kanya raw yung laman loob, at yung isa naman, kanya daw yung ulo ni Kanole. Huwag na kayong mag-agawan, mga kasama. Lahat tayo makakatikim ng masarap na katawan. Ang hindi nila alam, yung mga gabay ni Kanole ay nakamasid lang. Konting-konti na lang at aabot na yung katawan ni Kanole sa gabunan nung biglang may humambalos na latigo. Kaya't naputol yung kamay ng gabunan pati yung kanyang dila. Sinong nakialam? Sino ka? Uwi ka ng kalaban ni Kanole. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lang ako nag-iisa. At kapag kumilos na ang aking mga gabay,
Patay na kayong lahat. Gabay ko pa lang yun. E paano kung ako na? Hindi nagtagal. Nagalit na yung Haring Gabunan. Sumigaw ito na pagtulong-tulungan na daw nila si Kanole dahil kung isa-isa ay lugi sila sa labanan. Akala naman ng mga yon na kapag pinagtulong-tulungan nila si Kanole ay walang magagawa ang kanyang mga gabay. Diyan sila nagkamali. Dahil nung akmang susugod na nga ang mga ito, napahinto rin sila dahil binakuran si Kanole ng kanyang gabay gamit ang kanyang latigong napakaraming tinik. Anong ginagawa mo? Bakit kailangan mo kong harangan? Baka isipin naman ng mga gabunan na to, eh takot ako sa kanila. Tulungan mo na lang ako sa laban, huwag mo kong bakuran. Wika ni Kanole sa kanyang gabay na nagbakod sa kanyang katawan. Masusunod, Nole. Wika ng gabay niya. At heto na nga, nang tanggalin na ng kanyang gabay yung mga nakaharang, wala na ang mga gabunan. Pero sa likuran niya ay natitira yung pinakahari. Napakapangit na ng itsura nun. Hindi mo maihahalin tulad sa kung sino. Dahil ayon dito, siya na raw ang pinakamalakas na gabunan sa buong Sikihor. Kaya raw ito nabansagan na hari. Ako ang hari dito. Pinaalis ko na ang aking mga kasama. Gusto kong patunayan sa'yo kung gaano kalakas ang hari ng gabunan sa Sikihor. Ganun ba? Teka, bakit parang mas... aray! Aasarin sana ni Kanole yung Haring Gabunan nung bigla siyang duraan nito sa mata. Yung dura niya ay para bang likido o para bang tubig ng baterya na kapag dumapo sa katawan ng tao ay sobrang hapde. Mabubulag ka na. Mabubulag ka na, Nole. Mabubulag ka na, Dayo. Dahil yan lang naman ang katapat mo, ang aking laway. Ang mata ko! Ang mata ko! Muntik nang mabulag si Kanole. Akala naman ng gabunan ay nagtagumpay na ito. Ang hindi niya alam, yung hawak ni Kanole na mutiya ng Javier na may halong langis ay agad niyang kinuskos sa kanyang kanang mata. Nang dahil dito ay muling nanumbalik ang mata ni Kanole, kaya lang nung una ay medyo may kalabuan. Habang siya ay inaatake ng Haring Gabunan, puro lang paglihis si Kanole dahil nang lalabo pa rin ang kanang mata nito. Huwag ka nang lumihis! Ibigay mo na sa akin yung katawan mo. Sa akin na yan. Kapag nakain kita sa unang pagkakataon, titingalain akong pinakamalakas dito sa Kabisayaan. Hindi mo ko kaya. Okay na ang mata ko. Nung sinabi yon ni Kanole ay papasugod na yung Haring Gabunan, agad niya itong sinalubong ng kanyang kamao na may halong dasal at merong medalyon sa kanyang kamay. Tumilapon yung gabunan sa hindi naman kalayuan at nahirapan itong bumangon dahil na rin sa lakas ng pagbira ni Kanole sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Napakasakit ng laman ko. Talagang masakit. Dahil ang ginamit ko sa'yo, ang aking medalyon. Nilagay ko lang naman to sa aking kamao habang nagkukunwari na malabo ang mata ko. Nililin lang kita, gabunan, at kumagat ka naman. Ngayon, hindi ka na makakabangon dyan. Naisip ni Kanole, paano niya papatayin ang Haring Gabunan? Eh kahit nga, pagpira-pirasuhin mo ang katawan nun,
bumabalik at bumabalik pa rin yun. Sige, gawin mo ang gusto mo. Putulin mo ang ulo ko. Lahat. Pinuhin mo. Pero, katulad ng dati, babalik at babalik pa rin ako. Oo nga no. Paano nga ba kita gagabiin? Siguro mas maina manigarilyo muna tayo habang iniisip natin kung paano ba kita papatayin. Tsaka, hindi ka pa makabangon. Nanginginig pa nga yung laman mo, diba? Teka, may lighter ka ba dyan? Meron. May sigarilyo ka ba dyan? Meron. Isipin muna natin kung paano kita papatay na. Maupo muna tayo po, diba? Napapagod na ako eh. Sige, magpapahinga muna ako. Sa part na yon ay nakakatawa dahil nagkasundo sila. Pero alam nyo ba, habang silang dalawa ay nakaupo, parehas silang umuusal ang ginagamit ni Kanole, yung dasal ng Divino at yung dasal ng isa pa niyang gamit ng birhin na maliit. Yung birhin na yon ay iilan-ilan lang ang may tangan pero napaka makapangyarihan at ito ay nakabaon sa kanyang dibdib. Ano? Hindi ka pa ba tapos dyan? Ubus na ako. Ubus na yung sigarilyo ko. Ano na, nakaisip ka na ba ng paraan? Wala kang magagawa. Wala. Ang hindi alam ng Haring Gabunan, hindi lang sa pakikipaglaban ng personalan malakas si Kanole. Ang hindi niya alam, malakas din ang kanyang espiritual na kakayanan. Bago kita gapiin, gusto ko lang linawin. Talaga bang nagpapakamatay ka? Talaga bang gusto mo nang mabura sa mundo? Kung ako tatanungin, oo. Gusto kong mabawasan yung mga katulad mo. Ano? Gusto mo na ba talaga? Sabihin mo lang. Kahit naman sabihin kong gusto ko, wala ka naman magagawang paraan. Iyon ang akala mo. Tapos na si Kanoling tawagin yung sibat ng kalangitan. Gabi nung oras na yon at makikita mo na biglang lumiwanag ang kanilang pwesto nang dahil sa dami ng sibat na tumama sa kalaban niyang Hari ng Gabunan. Yan ang hatol ko sa iyo. Ultimong iyong kaluluwa ay hindi makakaligtas sa pinakawalan ko. Maraming salamat sa binigay mong magandang laban sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang aking karanasan dito sa Sikihor. Aalis na ako at magsisilbing pataba na lang ng lupa ang iyong katawan. Pasensya ka na, kaibigan. Heto ang inyong tatandaan. Kung meron mang nakakarinig sa akin at nakakakita ngayon, itanim nyo ang pangalan ko sa inyong isipan. Ako si Nole, dating mag-aaral ni Supremo. Tapos na po yung kwento. Napakaganda, grabe. Anong masasabi nyo? Ang ganda, no? Comment naman kayo at kung sa palagay nyo, mahusay ang pag-narrate ni Commander, edi i-comment nyo naman dyan. Siya nga pala, meron po tayong pagbate. May nakita akong nagpapabate. Kaya dyan muna kayo. Babatiin ko kayo. Shoutout po kay bro Eric Achenza, ang kaibigan nating manggagamot ng Batangas. O yan, sa mga meron pong may sakit dyan, sa gawi pong Batangas, meron po tayong kaibigan dyan na si bro Eric Achenza. Okay, shoutout sa iyo bro at thank you sa pag-tutok sa aking channel. Shoutout po sa Pardeño family at shoutout po kay Michael Paez. Shoutout po kay... sino ba ito? Kay Malidon Asmi. Ayan, shoutout po kay... Teka, hindi ko mabase. Kay Michael. Ayan, Michael. At shoutout po kay Jimmy. Shoutout po kay... Teka, sino ba ito? 001C5. Teka, wala na? Yun lang ba? Okay, yun lang po. At siya nga ho pala. Susubukan po natin na makapag-upload pa mamaya at inuulit ko po. Magkakaroon po kami ng isa pang bagong YouTube channel. Ito naman po ay
purong pagtulong po sa kapwa. Sana po ay suportahan nyo po. Ia-announce ko po rito ang aming bagong YouTube channel kapag po gawa na ito. Sa ngayon po ay niriripaso pa. Ba't ganun ano? Kapag wala kang binabasa, yung parang kang utal-utal na, alam mo yun? O siya, hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.